Ito yung mga kakailanganin nating mga ingredients. Napapansin nyo, halos dalawa lang yung kailangan nating main ingredients para makagawa tayo ng cake. Yan, kailangan lang natin ng Oreo crackers. 1 cup evap milk. Yan, kailangan din natin ng Tupperware or kung may mixing bowl kayo, mas okay. Kailangan din natin ng separate na bowl para lang dun sa tatanggalin nating palaman dun sa ating Oreo. Then, kailangan din natin ng baking pan. Ito. Yan. Then, ilalagay yung ating butter later. Yan. Kailangan din natin ng oil. Itong oil na to, gagamitin lang natin siya pang lagay dun sa ating baking pan. Yung parang igigrease lang natin yung gilid niya para hindi tayo mahirapang tanggalin yung ating cake later. Ayan, umpisahan na natin. Binuksan ko lang yung ating dalawang pack ng Oreo. And then, tatanggalin lang natin siya sa gitna. Ay, hatiin natin sa gitna. Tapos, separate natin to doon. Tatanggalin natin tong palaman. Ay, iwan pala natin to dito. Tapos, yung palaman doon natin ilalagay. Tapos, after natin tong gawin, edi na-separate na natin yung crackers doon sa palaman ng Oreo. Gagamit tayo ng blender para dudurugin natin itong mga crackers. Pero kung wala kayong blender, pwede naman kayong gumamit ng mano-mano lang. Pwede kayong gumamit ng Ziploc, tapos ilagay nyo itong mga crackers. Tapos ano yun nyo lang, durugin nyo lang ng rolling pin o kaya ng bote, baso na mabigat para lang madurog natin. Yan, papakita ko sa inyo later yung magiging itsura ng ating Oreo cake. Ayan, tanggal na natin lahat ng palaman natin sa ating Oreo crackers. Ilalagay lang natin to dito. Kahit bali-baliin nyo na rin para mas mabilis natin madurog. Tapos, i-blend lang natin. Later, papakita ko sa inyo yung magiging itsura niya kapag pino na siya. Yan, nadurog na natin yung ating Oreo. Yan. Tapos kung may nakikita kayo na medyo hindi pa durog-durog, pwede naman natin yung durog-durogin pa ulit eh. Ayan, durog na yung ating Oreo. Ilalagay na natin yung ating 1 cup evap milk. Yan. Paglagay natin nung evap, halu-haluin lang natin hanggang sa malusaw siya. Tapos later, ipapakita ko na sa inyo kung paano natin to magagawang cake. Ayan, ito na yung naging itsura ng ating mixture. Tapos ngayon, nagpapainit na ako ng tubig sa steamer. Kailangan pala natin dito ng steamer. And then, nagiinit lang ako ng tubig doon para later isasalang na natin to. Una, itong baking pan natin, ilalagay natin ng oil. Gigrease lang natin saglit. Yan, siguraduhin nyo lang meron yung gilid-gilid. Huwag masyadong maraming ano ha, oil ha. Dito lang sa gilid-gilid, tapos dito sa ano nyo. Kung wala kayong ganito na pang grease, pwede naman yung tissue, tapos i-dip nyo lang onti sa oil, tapos i-kalat-kalat nyo lang dito sa gilid. Yan, para later, ready na siya sa ating mixture. Yan, okay na yung ating bowl na ito. Sasalin lang natin ng mixture. Yan. Excited na ba kayo mga kakusina kung ano mangyayari sa ating Oreo cake? If yes, try this recipe. Ayan. Okay na yung ating mixture. Naisalin ko na siya. Itap-tap nyo lang siyang ganyan para maging flat lang siya. Maging pantay. Tapos, i-cover na natin siya ng aluminum foil. Ayan, para maiwasan lang din natin yung pagtulo ng tubig dun sa steamer. And then, steam natin to ng mga 15 minutes. Pero, iti-check pa rin natin siya ng stick or toothpick para ma-check natin kung luto na ba siya. Ito. Ayan, nakulo na yung ating tubig sa steamer. Ayan, oh, kitang-kita nyo naman. So, hihinaan na natin yung apoy natin. Yan. After humina ng apoy, pwede na natin ilagay yung ating Oreo cake mixture.
dahan-dahan lang, mainit. Oh my God. Yan. Tapos, intayin na natin siyang maluto. Yan, check na natin kung okay na yung ating Oreo cake. Yan, binuksan ko lang siya kanina. Tapos, tusukin na natin. Wala akong toothpick eh. Pwede na itong, ano. Yan. Pag wala na kayong nakitang mixture dyan na dumidikit-dikit, pwede na yan. Tapos, itong palaman ng ating Oreo, inilagay ko lang siya sa steamer. Tapos, intayin lang natin siyang mag-melt. Para yung syrup natin. Yun, nausok pa. Melted na yung ating chocolate, yung palaman ng ating Oreo. Malalagay lang natin to sa ibabaw niya later. Tada! Ito na mga kakusina, ito na yung natapos nating Oreo cake. Yan, bahala na kayong mag-design sa ibabaw ng inyong cake. Ayan o, ganyan yung texture niya, ganyan kataba. Don't forget to like, share, and subscribe!